Kaya ngayong araw ating titingnan ang Chapter 357 ng Black Clover kung saan ang katapusan ng mundo ay nagsimula sa Clover Kingdom at ito ay nakakakuha ng momentum at si Tabata ay nagsisimulang pumatay ng mga pangunahing characters na ito ay nakakagulat dahil noong una, ang pambungad na laban ay iniligtas ng plot. Pero ngayon noong ang huling arc ay nagsimula, ang mga kaganapan ay naglahad ng mas magulo kaysa noon, at ang pinaka nakakalungkot na bagay ay si Asta ay hindi pa rin nagpapakita, dahil kung wala ang kanyang tulong habang ang bagong chapter ay naipakita, walang paraan na sila ay mananalo sa digmaang ito. Sa tingin ko naalala ng lahat ang nakakamanghang spell na ginawa ni Yuno, at ang mabilis na counter-attack ng kanyang kalaban, ito ay talagang nakakamangha, dahil ipinakita ni Yuno ang isang bagay na wala pa ang gumagawa, siya ay gumawa ng spell na pwedeng pang-counter sa time magic. At ito ay nag-alis sa villain ng isa sa kanyang makapangyarihang sandata na mabilis na isinaalang-alang ni Lucius na sa ilang segundo magagawa niyang mapabilis ang daloy ng oras sa katawan ni Yuno, at hindi lamang ito, nagawa nitong maputol ang sungay ng kanyang kalaban sa kanang bahagi na nagpakita muli kung gaano niya nagawang mapaurong ang kanyang kakayahan sa nakaraang taon. Pero ito ay lumilitaw na hindi niya magagawang mapinsala si Lucius ng lubusan para kay Lucius sa pag-absorb niya kay Lucifero, siya ay nakakuha ng malaking halaga ng pisikal na lakas kaya ngayon ang antagonist ay may nakakamanghang resistance mula sa iba't ibang uri ng atake. Sa tingin ko maalala ninyo kung gaano kahirap masira ang napakalakas na depensa ng Supreme Devil kahit pa nung nilalabanan niya ang buong lakas ng mga Magic Knight Captain, at pagkatapos hindi pa nagawang masaktan ni Yuno ang Supreme Devil. Bagaman siya ay mas lalong lumakas ngayon, para maalala ninyo, sa sandaling ito si Lucius ay may access sa buong kapangyarihan ni Lucifero, at hindi kayang matalo ni Yuno ang kalahati nitong kapangyarihan. Kaya kahit na na-counter ni Yuno ang time magic ni Asteroth, ang antagonist ay nakakuha ng nakakamanghang pisikal na lakas at resistance na siguradong hahadlang sa mga atake ng prinsipe ng Spade Kingdom. Marahil ito ang partikular na nakatagong alas ni Lucius dahil malinaw na naghahanda siyang masiguro na matagumpay niyang matalo ang kalaban ng kanyang tunay na mundo, pero sa parehong oras, hindi niya itinanggi ang malawak na kapangyarihan ng kanyang kalaban. Kahit na tinanggap ni Lucius na si Yuno ay nakakuha ng maraming bagay sa panahon ng isang taon at ilang buwan, gayunpaman, kahit na gaano kalakas ang kanyang spell, ang prinsipe ay hindi magagawang mapanatili ng matagal ang kanyang Neverland na spell. At ito ay malinaw na ang antagonist ay tinamaan ng bullseye sapagkat si Yuno ay hindi makapagsalita sa komento ni Lucius, at ito ay nangangahulugang ang ating palagay tungkol sa katotohanan na ang Neverland ay kumakain ng malaking halaga ng mana ay tama. At ito ay lumilitaw na sila ay naiwan sa sinabi ni Lucius mismo na sa huli, ang kanilang pagpupunyagi ay walang kasaysayan, dahil sa huli pinapatagal lamang nila ang kanilang paghihirap, sa totoo lamang, inasahan ko na ito mula kay Lucius dahil sinabi niya mismo na nagagawa niyang makita ang 1,000 posibleng hinaharap para mahanap ang susi ng tagumpay. Kaya kung si Yuno ay hindi magagawang mapanatili ang Neverland ng matagal, ang kailangan niyang gawin ay magpakita ng malakas na spell pero ngayon ito ay hindi na magpo-focus sa suporta pero naglalayong gumawa ng maximum na kapangyarihan ng Star at Wind Magic. Ang sumunod ay tayo ay napunta kay Yami at Morgan kung saan ang kapaligiran ay puno ng tensyon bago pa man magsimula ang Judgment Day, isang paladin na may light magic ang gumawa ng malubhang sugat sa isa sa Magic Knight Captain sa isang kisap mata. Kaya ngayon si Jack ay nasa masamang estado sa ngayon, sa kanyang mga mata, ang mundo ay nagsisimulang lumabo ng paunti-unti, ang kanyang kamalayan ay sinasabing ito ay katapusan, siya ay malapit ng mamatay. Sa sandali ng kanyang buhay ay nag-flash sa kanyang isipan, sa partikular, ang una nilang pagtatagpo ni Yami Sukihiro na kanyang inatake, habang siya ay interesado sa lakas ng taong ito na sa alituntunin sila ay magkatulad. Gayunpaman, sa kanyang kaibuturan ang galak ang lumitaw, halos mamintes niya ang isang atake na maaaring kumuha sa kanyang kaliwang mata, at kung hindi sa kasanayan ng kamay ni Yami, ito ay maaaring nangyari. Sa totoo lamang, hindi masyadong maunawaan mismo ni Yami kung bakit siya inatake ni Jack, bagaman sila ay nasa ibang squad, sila ay magkakampi sa kabuuan, dahil sila ay nagsisilbi sa parehong kaharian. Ang kanilang laban ay pinahinto ni Morgan na kinuha si Yami kasama niya papunta sa headquarters sapagkat ang kanilang misyon ay natapos pero kung ano ang hindi pangkaraniwan dito sa flashback ay dito niya nalaman ang tungkol sa kapangyarihan ng dalawang ito.
Sa huli, ang light magic ang pinakamalakas na magic attribute sa kasaysayan na kilala sa kontinente, at ang hindi pa kilalang katangian ng dark magic at ang nakatagong potensyal ng mahikang ito, ang kanilang kapangyarihan ang nagpa-interest kay Jack, kaya siya ay nanumpa na balang araw magagawa niya mahati sa maliliit na piraso ang kanilang magic. At sa kasalukuyan habang ang kanyang buhay ay sinusukat ng minuto, wala na siyang mawawalang bagay dito, sa kabuuan ng kanyang buhay, nagawa niyang ma-overcome ang maraming paghihirap, at ini-slash ang lahat ng bagay na nasa kanyang daan, kahit na noong tila ito ay imposible, nagagawa pa rin niyang makuha ang kanyang layunin. Kaya ngayon, sa paglagay niya ng lahat ng kanyang natitirang lakas sa kanyang magic blade, ginawa ni Jack ang kanyang huling pangwakas na atake, ito ay direkta sa Paladin, sa parehong oras ang Paladin ay nagpakawala ng sinag ng liwanag na ayon sa kanya bibigyan siya ng salvation. Pero ang nakakamanghang slash ni Jack ay hindi lamang hinati ang atake ng kalaban, mayroong malakas na kapangyarihan ang nakatago sa kanyang huling atake na ang kanyang hangad ay hinati ang ilang kalaban na nagresulta para ma-slash sa kalahati ang kaharian. Ang mga Magic Knight na nakakita dito ay hindi inasahan ang ganitong resulta, kahit na nagawa niyang mahati sa dalawa ang ilang anghel, ako ay namangha sa ginawa ni Jack, hindi ko inasahan ito mula sa kapitan ng Green Praying Mantis. Siyempre, ito din ay maaaring banggitin na siya ay nasa zone ng Neverland, at nakatanggap ng pampalakas na buff, pero dito, si Jack mismo ay gumawa ng dakilang pagsisikap, kukunin ko din ang oras na ito para humingi ng paumanhin kay Yuno, dahil sa huli kong chapter review, sinabi ko na ang kanyang mana zone ay tinatakpan lamang ang kapital ng Clover Kingdom, pero sa chapter na ito malinaw na makikita ang Neverland na tinatakpan ang karamihan ng kaharian. Kaya ang kanyang pagsasanay ay hindi walang saysay pero ngayon kailangan niyang malaman kung paano niya masisira ang depensa ng kalaban, dahil hindi niya magagawang mapanatili at magpalabas ng malaking halaga ng mana ng matagal na panahon. Pagkatapos ng huling atake ni Jack, tinanong niya si Yami kung ano ang kanyang masasabi sa kanyang huling atake, si Yami mismo ay nagulat sa ataking pinakawala ng kanyang kakampi na sinasabing ito ay dakila. Pagkatapos dumating ang agaw buhay na salita ng kapitan ng Green Mantis na sinasabing ang tanging bagay na nagpaparusa sa kanyang kaluluwa ngayon ay hindi niya nagawang ma-slash ang magic ni Yami, gayunpaman, ngayon hindi na niya magagawa ito, dahil ang mga salitang ito ang kanyang huling sasabihin, ang katawan ni Jack ay bumagsak sa sanga ng kahoy habang ang kanyang grimoire ay nagsisimulang maglaho. Kaya ito ang kauna-unahang kamatayan ng isa sa pangunahing character, at sa huling arc ng Black Clover tila walang sinuman ang makakaligtas sa kamatayan, pero mayroon lamang akong isang katanungan, nasaan si Mimosa, siya ay dapat na sa kaharian ngayon, at may pagkakataon na siya ay nanggagamot ng ibang biktima, pero si Jack ay nasa emergency. Alam din natin na mayroong mga special magic na maaaring mag-transport ng may malulubhang sugat, kaya maaari lamang nating akalain na si Mimosa ay kasama ng Black Bull para hanapin si Asta, bagaman, hindi ako fan ni Jack, ako ay nakakaramdam ng lungkot sa taong ito, siya ang taong excited na lumaban, pero siya ay mabilis na nasugatan sa simula ng apocalypse. Pero kahit na nagawa niyang matupad ang isa sa kanyang kahilingan, at labanan ang light magic na kanyang hinati sa laban na ito, kahit na si Morgan mismo ay tinanggap na kung siya ay natamaan sa ataking ito, siya mismo ay hindi makakaligtas sa atake. Kaya kung si Jack ay may malakas na swerte, maaari niyang mapatay ang isa sa mga paladin, pero sa kasamaang palad, ang kapatid ni Noct ay kailangan pa rin sa plot. Pagkatapos ng kamatayan ng kapitan ng Green Praying Mantis, nagsimulang pakalmahin ni Morgan si Yami na sinasabing magmula ngayon mas marami pa ang mamamatay, pero ito ay normal, dahil pagkatapos nilang mabuhay muli, sila ay masayang mamumuhay sa bagong mundo ng magkakasama. Si Yami sa kabilang banda ay nainis na marinig ang mga salitang ito mula sa kanyang matalik na kaibigan na sinasabing hindi na siya ang Morgan na kanyang kilala, sa huli na gawang ma-overpowered ni Yami ang kanyang sarili, at ngayon ang kapitan ng Black Bulls ay magagawa ng lumaban ng walang anumang problema at pag-aalinlangan, pero magagawa ba niyang makipagkompetensya sa kapangyarihan ng isang paladin? Ito ang katanungan, pero sa pag-alam na siya ay minsan nagkaroon ng puso ng devil, ang laban ay magiging interesante at hindi inaasahan, ngayon ang pinakamasamang bagay sa salita ni Morgan ay mayroon pang maraming mamamatay, at tayo ay mabilis na napunta kay Mirliona. Habang siya ay nakikipaglaban kay Paladin Morris, ang kanyang kamay ay mabilis na naglalaho, gusto ko lang liwanagin na siya ay hindi nasaktan, hindi siya nagsimulang madecompose gaya ni William, na hawakan lamang niya ang mga galamay ni Morris.
Ang unang namatay ay si Jack, ngayon ang sumunod ay si Mir Leona, kahit na ang mga salita ng Nar Asian ay hindi maitatanggi ang kanilang hint kung sino ang susunod na mamamatay. Siyempre, maaaring magawa niyang gawing apoy ang kanyang kamay pero sa totoo lamang hindi ko siya gustong makitang masaktan. Kaya kahit ngayon mayroong pagkakataon na siya ay mamatay, kaya ngayon ang oras kung saan kailangan mong mabahala sa mga characters. Sa tuntunin, si Jack ay maaaring mailigtas, pero mauunawaan mo kung sino ang makakagawa nito. Tama si Lucius. Si Lucius ay maaaring gumawa ng bagong paladin sa unang pagkakataon na may kondisyon sa Apocalypse. At ang mahika ni Jack na nagagawang mahati ang anumang magic, siya ay magiging mapanganib na kalaban, at kung ang antagonist ay nagsimulang bumuo ng panibagong hukbo, ang mga bagay ay magiging mapanganib sa Clover Kingdom. At sa kasalukuyan si Asta ay hindi pa dumadating, naiintindihan ko na siya ay masyadong malayo sa kaharian, pero ang Black Bulls ay umalis para hanapin siya halos pagkatapos na sabihin siya ay namatay. Ang pagkakataon na siya ay darating sa huling sandali ay maisaalang-alang, sapagkat ang paggawa ng kabaliktaran ay hindi nakaka-interes sa genre, kaya dito natin tatapusin ang video na ito. Ano ang masasabi ninyo sa chapter? Ihayag ninyo ang inyong saloobin sa comment section. Kung nagustuhan mo ang video ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, at mag-subscribe sa channel para sa iba pang anime content. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.